What's up guys? So bali ngayon, titira naman tayo ng ZX6R. So bali guys, ganito siya buksan, no? Kung may susi, lagay mo dito, tapos pitin pa kaliwa. Angat yun, mahihila mo itong upuan sa likod. Tabi mo lang itong upuan. Yan. Tapos may tornilyo dun. Size 10. 10mm. Ito. Tanggalin lang yung tornilyo dito. Tapos tatanggalin natin itong yung bakal na yun. Saka natin mahuhugot yung upuan. Kasi yan, ma-access na natin yung tangke. So, tatanggalin naman natin yan. Ito. Tatanggal na natin to. Susunduman natin yun. Tapos, maiangat na natin yung tangke. Pero bago maiangat yung tangke, kailangan matanggal mo muna to. Para sa fuel cap. So guys, natanggal ko na yung tangke. Bali, ito yung initial setup niya. Chinek ko yung mga fuel screw. Ang setting niya, puro saktong 2 turns out. So, check natin yung response ng throttle. Pag binigla mo yung pagpihit ng throttle, para siyang nabubulunan, parang hindi kinakapos. So, check lang natin yung condition. Mamaya, try natin itono kung makukuha sa pagtono. Pag hindi, kailangan buksan na natin yung carb. Pero bago yung mga yun, check muna natin yung mga spark plugs. So, ito, tuturo ko lang sa inyo yung pagkalas ng spark plug na itong CX6R. Bago nyo kalasin yung spark plug, uminom muna kayo ng maraming tubig kasi high blood din kasi hirap. Ito medyo mahirap. Yung butas ng spark plug, tatama kasi dito eh. Medyo kailangan mo mga special tools para magbaklas ng spark plug. Kalasin ko lang yung spark plug, check natin kung good pa. Pag okay, saka tayo lilipat sa carburetor. Right. Guys, naibalik na natin yung mga spark plug. Naibalik na ulit yung type ng filter box. Proceed tayo sa tuning. So, ano ba yung tuning? Yung tuning, tinotono natin yung tunog. Parang ano yan? Parang sa gitara, di ba? Tinotono mo yung gitara para umayon sa tunog. So, tinotono mo yun para pumasok yung amount ng gas match dun sa amount ng air na pumapasok sa chamber. Ano ba yung synchro? Synchro, kaya nga tinawag na synchro, pinagsasabay-sabay. So, synchro, sabay-sabay yung bukas ng mga butterfly. Yun yung synchro. Ang tono, tinotono natin yung bawat carburetor sa loob ng chamber. Yung ilalaman niya na air at saka fuel mixture. Okay? So, mamaya, tutono natin kasi medyo parang mahangin yung setup nitong carburetor. Tono lang natin. Hindi ko ma-videoan siguro. So, ito guys. Naitono na natin yung mouth carburetor. Check natin yung response niya. So, maganda siya, no? Thank you.
ayos ayos. So yun, binaklas ko na lang yung carburetor. Okay naman siya, okay naman yung throttle response, kaya lang medyo masakit sa mata yung pinubuga ng tambucho. So ano yun eh, rich condition. Sinubukan ko ito na ulit para masaran yung, sinara ko yung mga fuel screw para hindi masyadong magasolina, kaya lang iba yung response niya. So nahihirapan akong itono. So duda ako na baka sa mga setting nito may problema, tsaka sa synchro. So yun, nalas ko muna, check up yung kailaman loob, saka natin ibalik, tas tono ulit natin. So ito, bubukas ko lang nung isa na takip. Kaya lang, yan agad yung bumungad sa akin. Ayan, parang may grasa yung ano niya, yung diaphragm niya. Kaya focus lang natin na. May grasa eh. Hindi ko alam kung bakit nilagyan ng grasa. Tapos ayun, parang masabasa yung ibabaw. Okay, check pa natin yung iba. Guys, nabuksan na natin yung ibabaw. Ayan nga, lahat merong grasa. Hindi ko alam kung bakit nilalagyan nila ng grasa. Ayan na nangyayari. Bumabara yung para dun sa ibabaw o sa cap ng diaphragm. Ayan, babara yan. Diba? Eh, paano kukuha ng vacuum yun kung barado yan? So, yun. Sus Mariosep. Yun, iwasan natin maglagay ng kung ano nung foreign object dyan sa mga langis o grasa. Bakit nilalagyan yan? Iwasan natin yung kasi magbabara yun. Magkakaroon ng problema sa carburetor natin yun eh. Okay. So, punta naman tayo sa ilalim. Guys, ito na yung ilalim. Kung mapapansin natin, medyo lubog yung mga floaters. So, yung damping niya masyadong ito nga, halos wala ng damping. Muntog na siya agad. Focus lang natin ng maayos. Muntog na siya, yun. Halos walang damping. Konti-konti. So, subukan natin i- yun na yung laro niya. Halos wala, yun. Alas lubog na lubog. So yun, yun yung isang problema niya. Masyadong malalim yung float height. So i-adjust lang natin itong mga tang. Tawag dyan tang. Yan. Yung ina-adjust dyan. Isikot lang naman yung screwdriver. Pero mas maigi kung hubarin yan bago i-adjust. Kasi baka maputol eh. Okay. Tapos linisan na rin natin yung mga jets, tsaka yung mga butas, pati itong mga fuel screw. Okay. So guys, ayan, natanggal na natin yung mga floaters. So, mapapansin natin, ayan, balimbali eh, no? Masyado nakatingala yung tang. T-A-N-G. Tang. Ito, ayan, no? Balimbali eh. Masyadong mataas, no? So, yung setup natin, masyadong mataas yung level ng gas dito sa loob ng bowl. So, ang mangyayari dyan, magiging rich condition yan. So, yun, i-adjust lang natin to, tapos set natin yung setting ng flow type. Siguro, bugaan muna natin yung mga butas. Natanggal ko na rin yung mga fuel screw. Tanggalin ko muna yung mga jets. Tapos, saka natin bugahan. So, ito na guys. Ready na tong carburetor natin. Kumuha lang ako ng mga carb cleaner. Hindi naman lahat yan gagamitin dito. Kumuha lang ako carb cleaner kasi naubusan ako eh. Nga pala, kung gusto nyo bumili, bibenta rin tayo nyan. Alright. So, yan guys. Bali, yan yung 1, 2, 3, 4, 5. Limang butas na dinadaanan ng gasolina. Yung unang-una, ito. Yan, yung unang-unang butas sa fuel screw. Tapos yun, yung dalawang magkatabi. 1, 2, 3. Yun yung isa. Tapos 4, yun. So, yung dulo,
barado, yung isang carb natin, yung dulong butas barado, pero itong tatlo good, tsaka itong nasa dulo. So yun, yun yung mga tinitingnan natin sa loob ng carburetor, kung dumadaan ng maayos yung gasolina. Right, so sundutin lang natin, tapos spray ulit para matanggal yung bara. So, ito na guys, nalinisan na natin yung ibabaw, natanggal na natin yung mga grasa. Totoo na grasa yun. Yan, kulay blue nga. Natanggal na natin yung mga bara. Yung mga yan, dito yan, sa butas. Yan. Oh, pira magpukas. Ayun. Yun, yung butas na yun, pag nag-vacuum, bumukas yung butterfly natin, tataas vacuum, ihigop siya ng hangin dito. Yan, yung butas na yun, yung tanso. Saka aangat yung slide. Magkakaroon ng vacuum, maangat yung slide. Dahil nabarahan yan, hindi makaangat yung slide. So, nangyari, naging mahangin yung setup. So, pag mahangin yung setup, prone sa overheating. Overheating, syempre sumisira ng makina. So, yun yung mga iniwasan natin, yung sobrang mainit. Yung masyadong mahangin. Magkakaroon pa ng mas malaking problema pagka tinuloy-tuloy pa yun. Buti, naagapan. Alright, so assemble lang, na lang natin to. Itong mga jets na linisan na rin, abga na, napolish na rin. So kung iniisip nyo bakit pinapolish, para matanggal yung mga nakadikit na dumi. Yun lang naman. Para hindi dumami ng dumami ng dumi kasi magaspang na yun eh. Magaspang siya, madaling kapitan. Ito, makinis na. So, dudulas-dulas na lang yung mga dumi dyan. Alright. So, ito na guys. Set na natin yung mga laman ng carburetor. Ito, yung mga fuel screw na dyan na rin. Yung float height, nag-adjust na tayo yan. Medyo malaki na yung damping. Okay. So, pwede na natin ibalik yung mga float bowl. Ito. Tapos, pwede na isaksak sa makina. So, ito guys. Tapos na yung carburetor natin. Napansin ko lang na wala nga siya sa synchro. Kung mapapansin natin dito, yung mga butas, hindi natin ilaw. Ayun. Ayun. Yung isa. Ito, medyo sarado. Ito, totally sarado. So, yan. Mahihirapan ka mag... focus lang. Mahihirapan ka magtono pagka wala yan sa synchro. So, dapat mai-synchro mo yan bago ka makapagtono. So, ito guys. Nailagay na natin yung carburetor ulit. I-set na natin na nakapag-tuning na rin. Ito, nagpalit ako ng tornilyo sa loob sa bowl kasi yung tornilyo na to tornilyo umuuntog dun sa may throttle body dun, basta dun, may inuuntogan siya dun eh, binubukan niya yung bowl, so tumatagas ng gasolina dun sa ilalim, pinalitan ko lang mas maiksi eh. So yan na, wala na siyang leak. So yun, mas maganda siya ngayon kasi nakakaangat na maayos yung slide. Kanina kasi pagka sinilip mo yung tambucho, sobrang sakit sa mata. Kahit na maayos naman yung response niya, pagka sinara mo ng konti yung fuel screw, ano siya, nahihirapan na. So, yun, naisip ko baka may mga bara, kaya binuksan ko na rin yung carburetor. Road test natin ngayon para malaman natin kung malaki yung difference dito sa dati. So, yun guys, nai-road test na natin yung motor. Inakit ko, sinubukan ko siyang iakit sa tulay. Umaabot lang siya ng mga 6,000 RPM, tapos kumakalog-kalog siya, parang kinakapos sa gas.
So ang assessment ko dito, maaari na nagpo-problema yung coil o kaya yung fuel delivery. Pero yung fuel delivery niya maganda eh. So ang iniisip ko kundi coil ACDI. So yun, susubukan ko muna palitan ng coil, tapos iikot ko ulit. Pagka ganun pa rin, maaari na may problema yung CDI. So ito guys, nagpalit tayo ngayon ng ignition coils. Ito yung luma nya. Ito, susubukan lang muna natin to, kasi baka dito lang yung problema niya, kaya hindi siya makataw. Baka yung ignition coils niya, pagka binibira na ng malakas, napuputulan na ng kuryente. So subukan na natin to, kabit natin ulit lahat, tapos panda rin natin. So ito guys, inabot na tayo ng kinabukasan sa pag-check. Nakailang adjust ako ng jet needle sa carburetor, kasi parang hirap siyang makaangat ng RPM eh. So umaangat na ngayon, maabot na ng 10,000, pero kinakapos pa rin. Tapos may times na bigla siyang kakalog-kalog. So iniisip ko, maaring kuryente. Kaya ito, binuksan ko ngayon ulit. Chinek ko yung output ng rectifier. Yung rectifier natin nakapwesto dun. Oop, yan. Ito yung rectifier. Tapos ito yung terminal niya. Yes. Bigyan natin yung ilaw yan. So ito yung terminal. Tinanggal ko yung supply. Ito yung ang tinira ko na lang, yung sa galing stator. So yung 3-phase. Yan. Para malaman ko lang kung gagana yung output. So ito ngayon yung negative. Ito yung positive. Ito yung accessory line. So guys, ito yung sa diaphragm na, yung sa needle. Ito yung needle dun sa slide. Bali na sa panglimang groove na yung lock natin. Ngayon, gusto ko pa sana ilagay sa dulo, kaya lang pag dinulo na, umuuntog na dito. So hindi na maisara. Kaya yun na lang. Ang option natin, kasi kinakapos pa rin eh, pag bakbakan talaga yung sagad-sagad eh. Kinakapos. Option natin, lalakihan yung jet, yung main jet. Kaya lang, wala tayong pamalit pa. So schedule na lang natin ulit to. Siguro susunod sa service na, although nagagamit naman siya, okay siya, nakakahataw naman na maayos. Kaya lang yung sagad na RPM, hindi niya masupplyan. So ayun, schedule na lang natin yung pagpalit na main jet. For the meantime, ito muna yung setup natin. Okay naman, nagagamit naman, walang palya, nakakahataw, matulin. So balik lang natin ulit to. Ito nga pala yung kinat ko sa ano, yung sa accessory line. So nagpo-problema siya sa kuryente dahil sa sinusupplyan dito sa rectifier. So ginamit ko na lang yung rectifier para ma-charge yung battery. Itong dalawang terminal na to na lang gumagana, yung negative tsaka yung positive. Itong gitna, wala, putol na yan. Ito na. So yun, tinest ko naman yan, good naman. Nagsusupply ito ng DC, nakarekta to sa battery. So nakakapag-charge yung rectifier natin. Sara ko lang to. So ito na guys, na-set na natin yung carburetor. Nakapag-adjust tayo sa loob ng karayom. Nakaset to ngayon sa isang adjustment pa para magdulo. Bali binigyan natin ng mas maraming gas ngayon para sa high rev. So ito, i-road test lang natin. Tingnan natin kung sasampa na siya ng maayos.